Magandang araw po sa lahat ng ating mga senior citizen at sa inyong pamilya. Alam mo ba na responsibilidad ng isang anak na alagaan ang kanyang mga magulang kapag ito ay tumanda na? Dahil bilang isang mga Pilipino ay naging tradisyon na sa ating pamumuhay na kasama na natin ang ating mga magulang sa ating tirahan kapag ito ay tumanda na kahit tayo ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Dahil ngayong araw, nakita na naman natin ang isang pinakamalungkot na balita para sa ating mga senior citizen. Dahil ipinost ito dito sa social media ng isang concerned citizen na kung saan makikita natin ang isang 80 years old na matanda o tinatawag na natin lolo na kung saan inalaya siya ng kanyang mga anak. Opo, ayon sa post ng isang concerned citizen, pinalaya si lolo ng kanyang mga anak. Kaya naman, namumuhay na lamang ito sa isang maliit na lugar sa kanyang tirahan at hirap na ito sa kanyang pamumuhay. Siya po si Tatay Ruben. 80 years old na po siya. Sobrang tanda na po at mahina na po siya. Nakatira lang po siya sa isang barong-barong ng lugar na kung saan binibigyan lang siya ng pagkain ng kanyang mga kapitbahay at hindi na ito kayang makapagtrabaho sa labas dahil sa hina na nararanasan ng kanyang katawan. Lalong-lalo na ngayong pandemya na hindi pwedeng lumabas ang mga senior citizen na katulad niya. Ayon kay Sir Mark na isang concerned citizen na nakakita kay Tatay Ruben, nakita niya si Tatay Ruben na nakaupo lamang sa labas ng kanyang barong-barong at walang ginagawa at mahinang-mahina na. Kaya naman, binilihan niya ito ng grocery at makikita natin na piniinom niya pa ito ng Coca-Cola, isa palang favorite na inumin ni Tatay Ruben. Kinausap ni Sir Mark si Tatay Ruben na kung saan nalaman niya na pinalayas pala si Tatay Ruben ng kanyang mga anak sa iba't ibang kadahilanan. Ngunit, matagal na pala itong namumuhay na mag-isa sa isang maliit na barong-barong at umaasa na lang sa bigay ng mga pagkain ng kanyang mga barangay official at mga kapitbahay. Ipinose ni Sir Mark ang sitwasyon ng matanda upang malaman ng kanyang mga anak ang tunay na kalagayan ng kanilang ama o ang kanilang lolo upang mapansin nila ito at mapuntahan. Ngunit hanggang ngayon ay walang nagpapakita na pamilya ni Tatay Ruben. Ngunit ayon kay Tatay Ruben, hindi na lang siya naghahabol sa kanyang mga anak ngayon dahil may sarili-sarili na rin itong pamilya at ayaw niya na daw itong problema dahil sa kanya. Ayon kay Tatay Ruben, sinabi niya mas gugustuhin niya lang daw mamuhay na mag-isa kaysa bumalik sa kanyang mga anak na nagpalaya sa kanya dahil sasama lang ang kanyang loob at baka daw ito pa daw ang kanyang ikamatay dahil ang kanyang mga anak ay may sarili-sarili na rin pamilya. Nakakalungkot yung mga balita na nakikita natin namang ganitong nangyayari sa totoong buhay ng mga ibang senior citizen sa kanilang mga personal life. And kung ikaw isa kang anak ni Tatay Ruben, ano man ang iyong dahilan kung bakit mo pinalaya si Tatay Ruben na isang 80 years old na matanda, hindi acceptable ang iyong reason at hindi maganda ito. Dahil isa sa iyong priority bilang isang anak na alagaan mo ang iyong ama o ina hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi ko ma-imagine sa mga anak ni Tatay Ruben kung paano pa kayo nakakatulog na alam yung pinalayas nyo ang iyong tatay o lolo na 80 years old na mahina na. Kahit may pamilya ka na o sariling pamilya ka na, paano kang namumuhay ng mapayapa ngayon na kung alam mo ang iyong lolo o ang iyong tatay ay pinalayas mo na wala man lang sariling trabaho at mahina na ito. Tandaan po natin, para po sa mga viewers, sa mga nanonood ng video na ito, kung isa kang anak ng isang matanda, tandaan po natin, responsibilidad natin o isang priority natin na alagaan ang ating mga magulang hanggang sila ay tumanda. Ano man ang naging status mo sa buhay mo, kung nagkaroon ka man ng asawa, kung naghihirap ka man ngayon, huwag na huwag mong alisin sa iyong priority list ang pag-aalaga ng iyong magulang. Hindi ka mabubuhay ngayon. Hindi mo mararanasan ang lahat ng mga nararanasan mo ngayon. Hindi ka magkakaroon ng anak, sariling pamilya, kundi dahil sa mga magulang mo. Hindi mo mararating kung nasaan ka ngayon kung hindi dahil sa mga magulang mo. Tandaan mo, bago ka nakarating sa ganyang status ng iyong buhay, ang mga magulang mo ang nagsakripisyo para sa iyo. Ito ay mensahe ko para sa mga anak. Alam naman natin na hindi perfecto ang lahat ng mga tao sa mundo. Ngunit, gawin natin at gamitin natin ang pagmamahal natin para sa ating mga magulang upang mas mapadali yung pag-aalaga natin sa kanila.
Alam naman natin na tradisyonal ng mga Pilipino na kapag tumanda na ang kanilang mga magulang, ang iba o karamihan ng mga Pilipino ay kasama nila sa kanilang bahay kahit may sarili na silang pamilya. Mahirap alagaan ang senior citizen. Alam ko po yan. Dahil ang ibang senior citizen habang tumatanda, mas nagiging bugnutin na. Nagiging irritable na ang senior citizen at mahirap na makaintindi. Ngunit, lahat ito ay mararanasan. Kahit ikaw, mararanasan mo ito kapag ikaw ay tumanda na. Tandaan mo, kapag mahal mo ang iyong mga magulang, kahit anuman ang hirap ng pag-aalaga sa kanila, hindi mo ito iintindihin. Isusukli mo lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Hindi mo kailangan ng maraming pera o hindi mo kailangan ng isang stable na pamumuhay upang alagaan ng maayos ang iyong mga magulang. Maraming iba't ibang paraan upang alagaan mo ang iyong magulang na may sakit kahit wala kayong pera. Alam naman natin, lalong-lalo na ngayong pandemic, ngunit hindi dahilan na palayasin mo ang iyong magulang kung ano man ang iyong dahilan. Ito ang pinakamalungkot at pinakamasamang desisyon mo kung palalayasin mo ang iyong mga magulang. Bakit ko ba pinapaliwanag yung mga ganitong sitwasyon kung ikaw isa kang anak? Marami nagme-message sa akin na nai-inspired sila at mahal na mahal nila ang kanilang mga magulang. At gusto kong ma-realize mo lalo kung gaano ka-importante ang iyong mga magulang. Alam ko marami, hindi lang mga senior citizen ang nanonood sa akin ngayon, pati ang mga anak nila, mga apo nila, at gusto kong malaman nyo na alagaan nyo ang inyong mga senior citizen na mga magulang. Iba ang pagmamahal na ibinigay nila sa inyo nung sila ay malakas pa at nagtatrabaho pa. So running out na ang kanilang buhay at ilang taon na lang ang bibilangin nila dito sa mundo. Kaya sana bigyan natin ng ngiti sa labi ang ating mga magulang habang sila ay nabubuhay. Sabi nga nila, kung ano ang ginawa mo sa iyong mga magulang, ayun din ang gagawin sa iyo ng iyong mga anak. Kaya tandaan po natin, ang pagmamahal na ibibigay mo sa iyong mga magulang ay sapat na hanggang sila ay mamayapa at mawala sa mundo na ito. Hindi na hinihiling at hindi na hinahangad ng ating mga magulang na magkaroon pa ng isang marangyang pamumuhay dahil ang tanging iniisip na lang nila kahit sila ay matanda na ay magkaroon tayo ng magandang pamumuhay. Maraming salamat po. Sana naging inspirasyon ito sa ating mga anak, sa ating mga millennial na nanonood ngayon. Lahat ng mga sitwasyon, ano man ang mangyari, ay wag natin palalayasin, pababayaan ang ating mga magulang. About naman dito kay Tatay Ruben, sa nabasa natin na story niya dito sa social media, masyadong confidential, hindi sinabi dito ng isang concerned citizen kung saan nakatira si Tatay Ruben. So sana ipanalangin natin na bumalik na si Tatay Ruben at maging maayos na yung relasyon nila ng kanyang mga anak. At sana kung hindi man ito mangyari is makuha ito ng atensyon ng kanilang mga LGU upang ilagay siya sa mga home of the earth ng mga senior citizen na kung saan mas mapapamuhay siya ng mapayapa. Maraming salamat po and God bless everyone po sa ating lahat.